Captain's Media Chronicles. Captain's Media Chronicles, the best channel for me and to all the Filipino seamen and their family. Captain's Media Chronicles. Like, share, and comment. Captain's Media Chronicles. Hitch a ride. To join someone for a ride, normally without paying a fare. Hitch riders are those who are getting a ride for free, either on a private or on a public and passenger vehicles. There are people who are either begging for a free ride, and there are others who are sneaking to ride without paying the fare. It is also happening on different type of ships, either a passenger ships or on different cargo and tanker ships. But there are also a different hitch riders which are normally coming on board the ships, and they are not human. There are other kind of hitch riders. This is what I will discuss on this blog. So what are you waiting for? Let us proceed in the forecastle, where these hitch riders are staying. Well, andito na tayo ngayon sa forecastle. Papakita ko sa inyo ngayon mga hitch riders, mga sumasabit na makikiangkas sa mga barko habang naglalayag sa gitna ng karagatan. Katulad ng sinabi ko, hindi lang sa mga sasakyang panlupa, sa mga bus, sa mga jeep, or sa mga tricycle, may nakikiangkas o nakikisabit. Or ganun din sa mga private na sasakyan, mga nakikiangkas sa mga sasakyan, sa mga kotse, magbabiyahe. Dito sa barko ay ganun din, kaya nung nabanggit ko. So ito, papakita ko na sa inyo kung ano ba yung mga nakikiangkas at sumasakay ng libre dito sa barko. Okay, let's go. Ito yung sinasabi ko, nakikiangkas. Ayan. Ayan po sila. Ayan yung mga nakikiangkas dito sa barko ng libre. Yan, kanina ay bali anim sila. Bali anim na piraso. Kahapon ay walo ito. Eh siguro yung dalawa may pag-away dito sa grupo na to. Kaya anim na nalang natira. Pero hahabol pa rin yun. Ayan, ayan, nagpakitang gilas sa mga kaibigan natin. Alam, binibidyoan sila. Lumipad yung, ayan, lumipad yung dalawa, yung tatlo. Ayan, dadapo na ulit. Ayan. Palit naman yung ano. Ayan, padako na yung isa. Ayan, naglipara na. Ba, nagpakitang gilas. Nagpakitang gilas sila. Dito tayo sa malayo-layo para kita. Magandang buwan.
ayan. Bubugawin ko talaga sila. Intention ko ay bugawin sila mamaya para ipakita yung paglipad nila. Pero nag-usa na. Mga ano rin pala to. Nag-usa na sila. Mga sorry mag-artista. Ayun. Nanghuli sila ng pagkain nila actually. Tayo sa kabila. Inutom na sila kaya na nagliparan. Ayan. Nanghahunting na yan sila ng pagkain nila. Ayan, papakitang gilas pa, lumalapit pa talaga. Kaya lumilipad yan, ay naghahunting yan sila na nag-ano ng isda na mahuhuli. Dadive lang silang bigla. Yun. May huli na na isda yun. Lumayo na sila. May isa pa palang natira dito. May isa pa. Inaantok pa to. Pagod pa siya. Papahinga ho. At busog pa siguro. Yung mga kasama niya, nagutom na yun sa malayo. Sa malayo yung ina, ibang mga kasama niya. Pansamantala ay ipapakita ko naman sa inyo yung istorbong ginagawa ng mga ibon na ito sa amin sa barko. Bakit? Dahil nagkakalat. Ito, ipapakita ko sa inyo anong, ano bang istorbong ginagawa nila sa barko. Ito ang ipapakita ko sa inyo. Ayan. Maraming dumi sila kinakalat dito sa barko. Ayan. Ayan. Tambak yan. Hanggang doon. Mamaya iikot ko kayo. Mahirap linisin to. Pag tumigas, parang simento. Kaya bago kami dumating sa puerto, ililinisin namin to. Pero napakahirap. Okay lang kung may maalon at sumampay yung mga yung alon at tubig ay mapapadpad or malilinis na ng tubig dagat ang mga dumi nilang ito. Ayan, meron pa silang ano, nag-iwan pa rito ng basura. Ayan, yung huli nilang isda. Niwan nila rito. Pero ito mga ano na to. Tuyo na. So ayan. Diba? Ayan ang mga dumi. Kita nyo pati itong poste. Ayan tambak. Papakita ko pa yun dun kung hanggang saan umabot ang dumi nila. Ayan, nakikita nyo, nagkalat ang ipot nila. Mahirap linisin yan, lalo pat pag tumigas na. Ito hanggang sa kubyerta ay umabot. Papahinga na naman sila. Kagaya ng mga manok, ay nagpapahinga siya rin sila. Ngayon, tinanghali lang. Tinamad ng bumangon ng maaga.
Kaya anong oras na? Alas 10 pasado na rito sa amin. Mag-alas 11 na. So ngayon lang sila sinipag mag-umpisang maghanap buhay. Pero mamayang gabi, dadapo na naman sila dito sa Formast or Palo. Ay, ang Formast ay dito nakalagay ang navigation light at anchor light. Akyat tayo rito mamayang gabi, pag nakadapo sila, ipapakita ko. Pero ngayon, ay papakita ko rin kung gano'ng kadami yung dumi na iniwan nila ron sa taas. Yung mga pinag-iputan nila. So, ito, akyatin natin ito ngayon. Ayan, ito ang akyatin natin. Ito yung Formast kung saan nakalagay yung forward navigation light. Okay, let's go. So ayan, andito tayo sa taas kung saan sila dumadapo. Ayan, may bird's eye view natin. Ito, pakita ko sa inyo yung mga dumi sa pinalit. Siyempre, andito sila sa taas. Pag umiipot sila, ayan, nililipad. Ayan, kung saan napapadpad yung mga ipot nila. Halos sumabot na sa kalagitnaan ng barko. So, ayan. Ayan, nakita niyo kung gano'ng kapal ipot nilang ikinalat. Well, alas 9 na ng gabi ngayon. Pupunta tayo rito sa Forcastle. Ipapakita ko sa inyo kung saan sila dumadapo at nagpapahinga sa gabi. So, let's go! Ito ang aakyatin ko. Pupuntahan natin sila sa itaas. Papakita ko sila sa inyo. Pero pumunta muna tayo sa harapan. Ayun yung mga ibon. Nakita niyo naman. Ang ilaw lang ako, ginagamit ko yung cellphone ko ng camera. Kaya natin nakikita. Pero pag walang plus ay madilim yan. Hindi natin sila makita. Yan, madilim ngayon. Ang oras ngayon ay alas 9 ng gabi. Yan, may akyat ako. Pakita ko sa inyo kung nasaan yung mga dumadapo, yung mga ibon. Okay, let's go. First time ko palang ma-experience ang ganito. Ang malapitan sila ng ganito, kalapit.
Yan, binuksan ko na yung flash ng camera ko para maliwanag at makita sila ng gusto. Natutulog yung iba. Ito, tong dalawa, tulog. Yan sila, natutulog sila. Tulog yung mga ito. Hindi tayo na mamalaya. Yan sila, natutulog sila. Tulog yung mga ito. Hindi tayo na mamalaya. Muna tayo sa dalawa. Ayun yung isa, lumilipad. So, 7 piraso lahat sila. Halos gising lahat pala sila. Ilan lang ang natutulog. Nag-aaway pa ng dalawa. Ito ang binangungat yung isa at pinag-biskidahan itong kasama niya. Ayan, na-istorbo natin sila. Nawala na yung antok nila. Ito, hindi makamupon yung dalawa. Sige pa rin nakaway. Ito namang isa, hindi makapag-successful landing. Kanina pa nag-a-attempt mag-landing. Ayun, lumipad na din yung isa. Masubukan nga silang lapitan at hawakan. Naku, suplada, ayaw pa hawak. Ayan, lumipad tuloy. Subukan naman natin dito sa isa. Naku, mga gat, galit. Ayan, tinutok ako.
Oh, ayan. Ayaw talaga. Suplada mo naman. Ayan, nabulabog na natin lahat. Sabi para na lahat sila. Ito, tambak ang ipot nila. Well, that's it mga Kapitan Busoy at mga Kapitan Speedia Chronicles. Siya nga pala, ito lang naman ang nangyari sa jacket ko at sa pantalon ko. Tingnan niyo yung mga ipot na nagdikitan. Come on, subscribe now. Don't you ever hesitate. It's a Seaman YouTube channel. Everybody can relate. Kapins Media Chronicles, the best channel for me and to all the Filipino Seaman and their family. Kapins Media Chronicles. Kapins Media Chronicles.